Ako po ay bumabati sa lahat ng ating mga kababayang Pilipino. Nasa ang dako mang kayo ng mundo, maligayang araw ng kalayaan. Mula sa kagitingan at pagkakaisa na ipinamalas ng ating mga ninuno, mula sa kanilang talino at galing at tapat upang makatayo tayo sa ating sariling mga paa, dito nagmula ang ating kalayaan. Ang mga katangiang nagpalaya sa atin mula sa pananako ay siya ring mga katangiang nagpapalaya sa atin mula sa hinaharap nating pagsubok. Uunahin ko na dyan ang kalayaan mula sa dinalang kahirapan nitong pandemya. Ang kapakanan ng ating mga manggagawa, ang ating mga maliliit na negosyo, ang iba't iba pang mga sektor na hanggang ngayon ay hindi pa nakabalik sa normal. Iyan ang mga patuloy pa naming tinatalakay kasama ng lahat ng pinakamagaling magagaling na eksperto na ating makausap. Bukod sa kanila, kasama ring aalalay tungo sa ating paglaya ay ang iba't ibang bansang naghayag ng kanilang pagnanais na makatulong sa atin. Nitong linggo na ito ay binisita tayo ng ating mga kaibigan mula sa ASEAN, ang ating mga karatig bansa dito sa Southeast Asia. Mahalaga ang naging ugnayan binubuo ng grupo na ito para maprotektahan ang ating kapayapaan at katahimikan sa rehiyon at ang kalakalan o trade at iba pang mga interes na makakabuti sa ating bansa. Pangalawa ay ang kalayaan mula sa makaluma, mapaghusga at mapanirang pag-iisip na siyang nagdadala ng galit at pagkamuhi sa kapwa at patuloy na pinagwawatak-watak ang ating lipunan. Cancel culture man ito, discrimination, mga violenting hate crime, lahat yan ay hindi nakatanggap-tanggap sa ating makabagong panahon. Lahat yan ay nakakasakit sa ating lipunan at nakakapagbagal ng ating pagbangon at pag-unlad. Sana ay huwag tayo magpasakop sa ganitong pag-iisip. Paluwigin ang ating pagrespeto, pagtanggap at pag-unawa sa isa't isa. Kalayaan mula sa mananakop, mula sa epekto ng pandemya o kaya'y mula sa pagkawatak-watak. Ang mga katangiang kailangan upang makabangon at maging matagumpay ay likas na sa ating dugo. Talino, galing, kagitingan at higit sa lahat ang pagmamahal sa ating sariling Pilipinas. Ang siyang pundasyon ng ating kalayaan mula noon hanggang ngayon. Napakasarap maging malaya, napakasarap maging Pilipino. Maligaya. Ang mga katangiang nagpalaya sa atin mula sa pananako ay siya ring mga katangiang nagpapalaya sa atin mula sa hinaharap nating pagsubok. Uunahin ko na dyan ang kalayaan mula sa dinalang kahirapan nitong pandemya. Ang kapakanan ng ating mga manggagawa, ang ating mga maliliit na negosyo, ang iba't iba pang mga sektor na hanggang ngayon ay hindi pa nakabalik sa normal. Iyan ang mga patuloy pa naming tinatalakay kasama ng lahat ng pinakamagaling na eksperto na ating makausap. Bukod sa kanila, kasama ring aalalay tungo sa ating paglaya ay ang iba't ibang bansang naghayag ng kanilang pagnanais na makatulong sa atin. Nitong linggo na ito ay binisita tayo ng ating mga kaibigan mula sa ASEAN, ang ating mga karatig bansa dito sa Southeast Asia. Mahalaga ang naging ugnayan binubuo ng grupo na ito para maprotektahan ang ating kapayapaan at katahimikan sa rehiyon at ang kalakalan o trade at iba pang mga interes na makakabuti sa ating bansa. Pangalawa ay ang kalayaan mula sa makaluma, mapaghusga at mapanirang pag-iisip na siyang nagdadala ng galit at pagkamuhi sa kapwa at patuloy na pinagwawatak-watak ang ating lipunan. Cancel culture man ito, discrimination, mga violenting hate crime, lahat yan ay hindi nakatanggap-tanggap sa ating makabagong panahon. Lahat yan ay nakakasakit sa ating lipunan at nakakapagbagal ng ating pagbangon at pag-unlad. Sana ay huwag tayo magpasakop sa ganitong pag-iisip. Paluwigin ang ating pagrespeto, pagtanggap at pag-unawa sa isa't isa. Kalayaan mula sa mananakop, mula sa epekto ng pandemya o kaya'y mula sa pagkawatak-watak. Ang mga katangiang kailangan upang makabangon at maging matagumpay ay likas na sa ating dugo. Talino, galing, kagitingan at higit sa lahat ang pagmamahal
sa ating sariling Pilipinas. Ang siyang pundasyon ng ating kalayaan mula noon hanggang ngayon. Napakasarap maging malaya, napakasarap maging Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay po kayong lahat.